Venus flytraps. Typical, sinagtala, UPO. UPO din yan, mother and baby. At ito ang Drosera indica. Yan. So, para itong ano, yung mga flowers nila pagka ano na, sumasarap na rin. So, ito pa, mga Burmanii na Drosera. Paradoxa. At ito, si Capillaris. Ito yung kanyang flower seeds. Yan. Papropagate ko sila. Yan. Ang mga Sarsenia. Chelsoni. Mga G14 na Venus flytraps. So, sabi ko nga, papropagate ko ito. Yan. Si Capillaris. So, inani ko na. Hinarvest ko na yung ibang. Yan. Pod. Yan. Mahaba ako kung nag-gardening. Pumapasok ang mga, ano, coco peak. Yan. Ganyan siya. Micro seeds. Yan, oh. Ito yung dulo ng gunting. Yan. Para may ma-appreciate nyo. Yan yung scissors na ginagamit ko. Ganyan, katiny ang seeds, parang alikabok. Sige, hanggat kaya ma-focus ng camera, tingnan natin. Nag-blurred na eh. Ayan, oh, kita mo? Ito, flower nung Drosera indica. Ito ang, yan, ito yung pinanggalingan nung sa Drosera capillaris. Yan. Malabo. Sorry naman, lumalabo. Yan. Drosera capillaris. Yan. Ito, bulaklak nung sa indica. Pollination daw eh. So, tingnan natin. First time ko yan. Kasi ito, na-prepare ko na yung media. Yan. Siyempre, dapat kukupit perlite below 20 ppm ang media, tubig, o brown yung tubig kasi yung kukupit brown. At ito, yung mga nirecycle kong microwavable tub, mga pinaglalagyan ko ng mga bilubilong kinakain ko galing kay Paul. So, yan. Tapos huhulog lang sila, bubudbud lang sila dyan sa ibabaw, parang bitchin. Tapos tatakpan. Antay na tayo ulit. 1 month, 2 months, bahala na. So, good luck. Happy planting. So, go grow and eat in the future. Eat all the insects. Bye. Don't forget to watch, subscribe, follow, and comment, ring the bell. Bye.